Magsitayo po, Ana. Pala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob, kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo po ang aming mga kahilingan para maging lubos ang paghahayag ng mabuting balita, pakundangan sa ipinangakong Espiritu Santo na ipinadala ng iyong anak na salita, at para maging lubos ang pagkupkup mo sa iyong angkan, pakundangan sa pahayag ng tapat na saksing Espiritu, sa pamamagitan ni Jesucristo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, "Huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil, sapagkat ako'y suma sa iyo. Hindi ka maaano, sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito." Tumigil siya roon sa loob ng 1 taon at 6 na buwan at nagturo ng salita ng Diyos. Nang si Galyon ang maging gobernador ng Akaya, nagkaisa ang mga Hudyo, nadakpin si Pablo at dalin sa hukuman.
Hinihikayat nito ang mga tao na sumamba sa Diyos sa isang paraang labag sa batas. Wika nila. Magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galion. Kung ang usaping ito'y tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatuwirang pakinggan ko kayo. Subalit ang sakdal ninyo'y tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautusan ninyong mga Hudyo. Kaya hindi ko kayo hahatulan sa bagay na iyan. Bahala na kayo. At sila'y pinalabas niya sa hukuman. Sinunggaban nila si Sosthenes, ang tagapamahala ng sinagoga, at binugbog sa labas ng hukuman. Ngunit hindi ito pinansin ni Galion. Pagkatapos nito, ilang araw pang nanatili si Pablo sa Corinto, saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Caesarea, nagpaputol siya ng buhok sapagkat natupad na ang isang panatang ginawa niya. At naglayag siya patungong Syria kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na puon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos. Hatid ng tambuling, malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansuob. Purihin ang Diyos. Siya ay awitan, awitan ang hari. Siya'y papurihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan.
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sandibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag naramdaman na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis, sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit, pagkapanganak, hindi na niya naaalala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sandibutan ang isang sanggol. Gayon din naman kayo. Nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ninuman. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna tayong lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin. Good afternoon. Sabihin niyo sa katabi ninyo, magiging okay ka rin. Wow, ano kaya yun, ano? Alam ninyo mga kapatid, pagkatapos ng mahabang, napakainit na panahon, kahapon, bumuhos ang ulan. Kaya ano ang ibig sabihin nito? Yung sinabi mo sa katabi mong magiging okay ka rin, yan ang pangako ng Diyos para sa atin. Bigyan natin ng palakpak ng papuri at pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mas malakas sa palakpak ng pasasalamat. At pag tumingin kayong lahat, no? Tumingin tayong lahat sa imahe ng pong Nazareno, pakinggan ninyo, namnamin ninyo, paniwalaan ninyo. Ito ang gusto niyang sabihin sa iyo. Magiging okay din ang lahat. Amen? Amen. Alam niyo yung salitang okay lang, paborito natin yan. Mabilis sabihin yan, madaling sabihin yan. Pag tinatanong tayo, kamusta ka naman? Ang mga sagot kagad natin, okay naman. Okay lang. Okay pa naman. Okay na ako. Are you sure? Diyan tayo magaling. Diyan tayo mabilis. Pag tinanong ka, kamusta yung suot ko? Kumain ka na ba? Okay lang. Pero kumukulo na talaga yung tiyan mo, no? Gutom na gutom ka na. Ang galing mo magpanggap. Yan ang paborito natin sagot, okay lang. Ilang tao na ang tinanong mo kung kamusta at sumagot sa'yo ng okay lang. Pero sabi ng puso mo, may problema siya. Ha? Sino yung huling taong tinanong mo, kamusta ka? At sinagot ka ng okay lang. Pero alam mo, sa boses niya at sa mukha niya, may problema sa kanya. May masakit sa kanya. May malungkot sa kanya. May kulang sa kanya. Ito siguro mga kapatid, yung sinasabi sa atin at itinuturo sa atin ng simbahan tungkol sa tinig at boses ng Diyos. Ano ang tawag natin sa tinig at boses ng Diyos? Konsensya. At ito yung umiiral sa atin. Ang tinig ng katotohanan ay ang tinig ng Diyos, ang tinig ng ating konsensya. Ang tinig na nagpapaalala sa iyo na dapat kang matutong makiramdam at magparamdam. Tignan mo yung mga nasa paligid mo. Talaga bang okay sila? Okay pa ba sila? Sa darating na linggo,
meron tayong mahalagang ipagdiriwang ang mga taong ang laging bukang bibig, okay pa ako. Advance, Happy Mother's Day sa ating mga nanay. Palakpakan natin ang ating mga nanay. Ah, pag tinanong natin sila, ah, makain na, sige na, kumain na ako, okay lang ako. Matulog ka na, okay lang ako. Magpahinga ka naman, okay lang ako. Sa darating na linggo, subukan nyo silang sagutin ng totoo. Makikita po natin mga kapatid, sa buhay ng mga alagad ni Kristo, sa buhay ng mga tinawag ni Kristo, makikita natin sa buhay ni Pablo sa ating unang pagbasa, kung paano ipinagpatuloy ng mga alagad ang misyon ni Kristo. Alam ni Kristo, hindi laging magiging madali, hindi laging magiging maligaya at masarap ang pagsunod. Darating ang araw, darating ang pagkakataon, mapapagod din sila, masasaktan din sila. Ngunit ano ang sabi ni Kristo? Huwag kang titigil, Pablo. Ipagpatuloy mo ang pagpapahayag. Ililigtas kita. At pag sinabi ni Kristong ililigtas kita, hindi ibig sabihin nun, wala silang haharaping pagsubok. Hindi ibig sabihin nun, wala silang haharapin na hirap. Si Pablo at ang marami pang mga sumunod kay Kristo ay nakadanas ng hindi pagtanggap, ng hindi pagrespeto, ng hindi paniniwala ng mga tao. Ngunit ano ang ginawa nila? Nagpatuloy sila. At iniligtas sila ni Kristo. Kaya sa mga pagkakataon na dumadanas ka rin, hindi naman po kasi laging masarap at masaya ang gumawa ng mabuti, ang maging mabuti. Alam niyo kung anong ibig sabihin niyan? Ganon din ang naranasan ng mga alagad ni Kristo. Pero natapos nila ang paglilingkod at nagtagumpay sila. Dahil ba hindi sila nahirapan? Hindi sila nasaktan? Hindi sila nadapa? Hindi. Dahil hindi sila naging masama kagaya nila. Yun ang ibig sabihin ni Kristo. Ililigtas ko kayo laban sa kanilang kasamaan. Hindi ko hahayaan na maging masama rin kayo kagaya nila. Hindi ko hahayaan na sirain nila ang kabutihan ninyo. Hindi ko hahayaan na maging katulad din nila kayo. Ililigtas ko kayo. Kaya nga ho mga kapatid, yun ang dapat nating dinadasal araw-araw. Lord, iligtas mo ako sa tukso ng kasamaan. Huwag mong hahayaan na matalo ako ng kasamaan, ng kasalanan. Kaya nga, araw-araw ito ang dinadasal natin. Maging okay tayo, hindi dahil wala tayong problema. Huwag mong antayin na may mangyari bago ka maging maligaya. Piliin mong maging maligaya kahit anong mangyari. At sa ating ebanghelyo, napakaganda ng sinasabi sa atin ni Kristo. Ito ang kanyang pangako. Nung tayo ay nag-aaral pa, ako po public school graduate, LP Jokerino High School. Ako ay naging COCC at CAT. Naalala ho ninyo nung bata tayo ng high school, elementary boy scout, high school CAT. Ano ang golden rule? Obey first before you complain. Ngayon, di na uuso yan. Pakinggan nyo yung mga bata, puro complain. Wala nang obey. Obey first. Sumunod si Kristo. At alam ho ninyo kung anong nangyari kay Kristo. Isang araw, lumuha siya halos ng dugo. Sa sobrang lungkot, takot, at hirap na kanyang binadagdaanan. Pero sumunod siya. At ano ang kapalit nito? Tagumpay. Luwalhati. Kaya nga mga kapatid, kagaya ng panahong meron tayo,
Ang tagal nating hinintay ang ulan, dumating din. Makinig ka kung paano ginawang alak ni Kristo ang tubig sa kanyang unang himala, maniwala ka. Kaya niyang gawing kagalakan ang kalungkutan mo ngayon. Kaya niyang gawing kalusugan ang karamdaman mo ngayon. Kaya niyang gawing kaginhawaan ang kahirapan mo ngayon. Maniwala ka. Walang hindi kayang gawin ang ating Panginoon. Kaya sa pagpatuloy na misa natin, mga kapatid, kapag tayo po ay muling dumadaan sa isang matinding pagsubok, huwag kang bibitaw kagad. Huwag kang aayaw kagad. At higit sa lahat, huwag kang magpapatalo. Manatili ka sa kabutihan mo. Isang araw, lahat ng paghihirap na ito ay papalitan ng Diyos ng kaginhawaan. At yung sinasabi niyang ang kagalakan ay darating na hindi mananakaw ninuman. Lagi mong tatandaan, nandito ka sa mundo, pero hindi ka para sa mundo. Dahil ang langit ay hinahanda ni Kristo para sa iyo. Ang kagalakan, kapiling ang Diyos. Sa langit, ang siyang tunay nating hinahangad. Araw-araw, maniwala at magtiwala. Magiging okay din ang lahat. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang inaasam natin at hinihintay ang kaligayahan ng langit, manalangin tayo na ipagkaloob sa atin ang lakas upang maisabuhay ng lubos ang ating pananampalataya. Ang ating pong itutugon, puspusin mo kami ng iyong kagalakan o Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan o Panginoon. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway umako sa krus ni Kristo at maging buhay na mensahe ng pag-asa sa mga taong ipinagkatiwala sa pangangalaga natin. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga nawawalan ng pag-asa, naway pasiglahing muli sa kagalakang nagmumula sa makapangyarihang Diyos. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga nagdurusa, naway palakasin at mapagtiisan ang sakit na kanilang nadarama. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng lakas at ginhawa ng kalooban sa pamamagitan ng ating pag-aalaga at malasakit sa kanila. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga namayapa, naway magpahinga sa kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Hilingin natin sa Panginoon na ipagkaloob ang biyaya ng ulan na siyang matinding pangangailangan ng ating bansa upang ang pinsala sa mga pananim at kabuhayan at ang napipintong krisis sa tubig at kuryente ay maiwasan. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Panginoon, palakasin mo po kami sa pagharap sa mga pagsubok
tulad ng ginawa ng iyong anak. Tulungan mo po kami sa pamamagitan ng biyaya ng iyong Espiritu na mapagtiisan ang mga paghihirap sa buhay na ito ng may kagalakan dahil sa pagkabatid na may kaligayahang naghihintay sa langit para sa amin. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po at kalugdan ng mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang kahit tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Thank you.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng ating makapangyarihang Ama sa langit, buong tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo.
Iniling po namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban na po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumairin. Araw-araw, maniwala at magtiwala pa rin na may darating pa rin biyaya at mangyayaring himala, magiging okay din yan. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesus Nazareno, ang anak ni Maria. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang manlilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na po na mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari po mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari po kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School's Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang pabaon ni Kristo. Habang ginagawa ng Diyos na maging okay ang buhay mo, sana ikaw din nagiging instrumento ng Diyos para maging okay din ang buhay ng ibang tao. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.